약간 요 뭔가 황당 무기패 auditors na tuturo ng hindi tama sa inyong mga kumpanya, yung mga kliyente nyo, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila, manda kayo at papangalanan ko kayo, malapit na. Ibubulga ko kung paano nyo ginagawa lahat ang hindi mabayad ng tamang tax. Kaya kung ako sa inyo, tuminog na kayo, bayad kayo ng tamang tax. Tawagin natin ang transaction number 3 na accountants under the table. Paano ginagawa ito? Normally, ang isang government agency ay magkakaroon ng assessment sa isang company, taxpayer, na sabihin natin 20 million. Ngayon, yung may-ari ng kumpanya ay uutusan niya ang accountant niya or ang kanyang auditor na makipag-usap sa taga-government agency na ito. Ang auditor o accountant makikipag-usap at ihahagil niya pabababaan ang kanilang negosasyon. Mag-uusap sila para pababaan ang deficiency tax na dapat bayaran. Kaya ang accountant pupunta sa may-ari ng kumpanya. Sasabihin niya, "Sir, out of the 20 million na tax assessment, ang babayaran na lang natin ay 4.5 million. Siyempre, tuwang-tuwa ang may-ari ng kumpanya, pero ang hindi alam ng may-ari ng kumpanya, ang actual na ipabayad doon sa government agency ay mas mababa. Sabihin na lang natin, 1.5 million lamang. Kaya kung pagtitingnan nyo ang ibibigay ng accountant o ng auditor doon sa government agency is just 1.5 million. So, 4.5 million minus 1.5 million ikita ang accountant ng 3 million pesos. Ito ay pinatawag na accountants under the table tongpats. Tinutubuan niya ang kanyang hinihingi sa kumpanya para siya ay umita. Sino ang parties ng transaksyon na to? Sino ang mga involved dito? Usually, tatlo katao ang involved dito. Una, yung taga-government agency. Pangalawa ay ang accountant. Pangatlo, ang presidente o may-ari ng kumpanya. Sa mga ganitong transaksyon, magkano ang amount involved nito? Sa mga companies na may 20 million na assessment, usually ang amount involved na binabayad ng may-ari ng kumpanya ay sabihin na lang natin na 3 million. Pero ang ibabayad, ang actual ng accountant doon sa government agency is just 1 million. So, ikita siya ng 2 million to 3 million depende sa laki ng amount na involved. Bakit ginagawa ang ganitong transaction? Ang motibo ay tatlo. Depende sa point of view. Sa point of view ng government agency, kung gusto niya ang kumita, ang gagawin niya ay i-assess niya yung kumpanya. Tapos makikipag-negotiate siya. Ngayon, meron kasing under the table doon. So, tatanggap siya ng amount na walang resibo. Diyan tikita ang taga-government agency. Sa parte naman na may-ari, kung 20 million ang kanyang assessment, mapapababa sa 4 million ang kanyang babayaran. Pero doon sa 4 million na babayaran, ang may resibo lang ay 1 million. Merong 3 million na walang resibo. Pero 20 million minus 4 million, ang babayaran niya lahat-lahat, meron siyang natipid na 16 million. Sa parte naman ng accountant, ano ang motibo niya? Ang motibo niya ay ang kumita. Ang sasabihin niya sa kumpanya, "Sir, ang assessment po na negotiate ko na from 20 million na pababa ko hanggang 4 million. Kaya lang, ang kanyang babayaran doon sa government agency, instead na 4 million, gagawin lang niyang 1.5 million. So, kikita na siya ng malaki, 2.5 million. Ano ang mga fraud indication na ganito? Usually, ang fraud indication ay dalawang bagay. Una-muna, ang assessment malaki. Tapos biglang lumiliit ang net na babayaran ng kumpanya. Ang initial assessment ay malaki, tapos biglang lumiliit. Pangalawang indikasyon, usually ang transaction na to ay puro cash.
So, yan ang major na indikasyon. Pero meron pang isang indikasyon na makikita at mararamdaman yun ng may-ari. Usually, ang accountant ayaw ipakausap ang accountant doon sa taga-government agency. Siya na ang namamagitan. Kasi siguradong malalaman at mabubuko na siya ay nagpapatong, nagdadagdag ng bayarin. Kasi ang hihingi niya sa kumpanya mas malaki kaysa sa kanyang actual na ibibigay doon. So, yun yung mga fraud indication. Sa mga ganitong transaksyon, ito ay illegal. At ano ang penalty nito kung mahuhuli sila? Dapat lang ikulong kasi ito ay isang under the table. Ngayon, wala pang halos nahuhuli na ganyan kasi ang transaksyon na ito usually nakatago. Minsan, ginagawa ito, nagbibigayan ng pera sa CR ng isang mall. Minsan, nagbibigayan ng pera sa CR ng opisina, ng kumpanya. Depende kung diin saan makapapag-usapan ang bayaran. Ano ang solusyon sa mga ganitong klase ng fraud? Ang una-unang solusyon, dapat ang may-ari ng kumpanya magpapadala ng trusted niya na staff or tao niya sa samahan yung accountant para yung accountant hindi makapagdagdag ng patong or tongpats doon sa assessment para lahat ng pag-uusapan nila ay alam kung magkano. Pero sa totoong pamamaraan, wala talagang legal na solusyon dyan kasi ang transaction mismo ay illegal. Dalawa lang ang solusyon dyan na posibleng maging legal. Una, magbayad ng tamang assessment. Pangalawa, kung 20 million ang assessment, mag-hire ang company ng tax consultant para i-evaluate kung magkano talaga ang kanyang bayaran. So, kung ang kanyang assessment is 20 million, nag-hire ng tax consultant at na-determine na mas mababa, pwedeng ilaban ng kumpanya na hindi kami magbabayad hanggang umabot ang kaso sa Court of Tax Appeals. Kasi dito, madidesisyonan talaga na fair ang laban kasi usually sa ganitong transaksyon, ang Court of Tax Appeals being a judge or being a court, usually fair ang kanilang desisyon. Ano ang dapat gawin ng gobyerno dito? Ang gobyerno dapat magkaroon ng monitoring sistema kung magkano ang initial assessment nila sa isang taxpayer. Dapat naka-record yan. Kunyari, ang initial assessment is 20 million. Dapat ang auditor or examiner mai-explain niya kung ang assessment 20 million na pababa na lang sa 1 million, bakit bumaba ng 1 million para talaga makita kung talagang totoo na ang valid lamang ay 1 million. Pangalawa, pwede ang gobyerno maglagay ng auditor. Ito ang tinatawag natin na auditing the auditors. So, yung auditor, i-audit ng isang auditor para masigurado na ang kanyang mga assessment pagkababa from 20 million to 1 million ay tama. So, yan yung dapat gawin ng gobyerno. At higpitan pa ang mga ganitong transaksyon na malaki ang binababa simula sa pinakamalaki amount hanggang sa settlement. Kung tatanungin ko sa inyo, sino ngayon ang may kasalanan sa ganitong transaksyon? Yan ang tanong na iiwanan ko sa inyong lahat. Umanta kayo, ayong mga hindi nagbabayad ng tax dyan sa Davao, mga accountants, auditors, dyan sa Davao, manta kayo, papangalanan ko kayo.